Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Siya naway tayo'y nananatiling matapat sa ating pananampalataya habang tayo po ay nakikibaka sa bawat hamon ng buhay. Sa pagkakataong ito ay nais ko rin pong bigyan ng pugay ang aking matalik na kaibigan at marahil kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon na si Pastor Anthony Kuwa, o mas kilala sa pangalang Pastor Blue sa aming mga magkakaibigan. Siya po ay kamakailan lamang na namayapa kapiling ng ating Panginoong Jesus. Batid po natin na lahat ng nakay Kristo ay kanya rin pong gagawaran ng isang buhay na binuhay niyang muli, na kung saan ang buhay na ito ay kapiling niya sa kanyang paraiso ng walang hanggan, buhay sa piling niya, sa kanyang dakilang presensya, kung saan yaon po din ang ating natutunan noong mga nakalipas na linggo. Sa kaniyang mga naulilang mahal sa buhay, taus-puso po ako at sa kabuhan ng Christ Flock Ministry kasama po ng aking pamilya ay nakikiramay po sa lahat ng kanyang mga naulila, lalong-lalo na po ang kanyang may bahay, si Pastora Joy Kuwa, kasama po ng kanilang dalawang mga anak na si Chloe at Timothy. Pahintulutan niyo po akong magkaloob ng isang maiksing panalangin para sa kanila. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, marahil kami po ay nagbibigay pugay sa aming kamanggagawa, kapatid, isang matalik na kaibigan na si Pastor Blue Kuwa. Alam po namin na siya po ay matagumpay na, na tinapos ang lahat ng mga pasanin sa buhay na ito. Alam po namin, O Diyos, na siya po ay kapiling ninyo sa inyong paraiso ngayon. At batid din po namin, O Diyos, na ang inyong pangako sa bawat isa sa amin ay kahalintulad ng inyong pagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan inialay ninyo ang inyong buhay at kayo po'y muling nabuhay ng agmuli. Kami po sa pagkakataong ito ay manikluhod, marahil nagsusumamo sa inyong habag at patuloy na biyaya, lalong-lalo na sa mga naulilang mahal sa buhay ni Pastor Blue. Ikaw po ang patuloy na kumalinga sa kanila. Ipadama niyo po sa kanila ang inyong dalisay at dakilang pag-ibig na yumayakap at nagbibigay ng katatagan sa kanilang kalooban, lalong-lalo na po ngayon sa kanilang panahon ng pagdadalamhati. Patuloy niyong isariwa sa kanilang mga isipan at kalooban ang lahat ng inyong pangako sa bawat isa sa amin, sa lahat ng inyong mga pinili, sa lahat ng inyong mga anak at mga lingkod, O Diyos. Alam namin na sa aming buhay sa mundong ito, panandalian lamang o temporary lamang na kami ay pansamantalang magkahiwalay sa mga panahon na ito. Ngunit sa inyong itinatdang panahon ay muli rin po kaming magkikita sa buhay na walang hanggan. Kaya po, maraming salamat
Patuloy namin na hinihiling ang inyong pagtugon sa anumang pangangailangan na meron sa kanilang kaligitnaan. Patuloy mo silang kahabagan, patuloy mo silang kalingain at gabayan, lalong-lalo na sa pagpapatuloy ng inyong gawain na kaatang sa kanilang mga balikat, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinatagubilin namin na may taus-pusong pasasalamat, pagdakila at pananampalataya sa pangalan ng Panginoon at tagapagligtas naming si Jesus. Amen at amen. Ang huling bahagi ng gawain ni Jesus habang siya ay nasa sanlibutan ay ang pagsugo sa kaniyang mga alagad o mga tagapagsunod na sila'y magsipaghayo sa bawat sulok ng mundo. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang tuparin sa kanilang pamamalakaya, ang pagsasanay at pagdami ng mga alagad ni Kristo. Kailangan nilang madagdagan ng mga bagong bilang ng mga tagapagsunod ni Jesus at kanila po itong isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita at pagbabautismo sa bawat isa sa kanila. Bilang mga alagad ni Jesus ay ang kanilang katapatan at paglaan ng kanilang mga buhay sa pagsunod sa lahat ng mga iniuutos at mga itinuturo sa kanila ni Kristo bilang Panginoon. At dahil sa kadakilaan ng Diyos ay kailangan nating tuparin ito bilang kaniyang mga alagad sapagkat ipinangako din niya sa bawat isa sa atin na di niya tayo pababayaan ni iiwan man upang maisagawa natin ang layuning ito sa ating mga buhay. Narito ang ating mga tatalakayin sa oras na ito at sa darating na linggo. Una po ay tatalakayin natin ang patungkol sa background nito. Pangalawa naman po ay tatalakayin natin ang katagang All authority has been given to me. At sa ikatlo po, ang talatang Go therefore and make disciples of all nations. Una po riyan, baptizing them. At ikalawa, teaching them to observe all or everything. Malapit na po nating matatapos ang kabuuhang sanaysay ng Ebanghelyo. Ang ating Panginoong Jesus ay inialay niya ang kaniyang buhay sa katubusan ng ating mga kasalanan. Siya po ay namatay upang tayo ay magkaroon ng muling ugnayan sa isang banal na Diyos. Siya ay nabuhay nangagmuli upang ipamalas sa bawat isa sa atin na kaya nga niyang talunin o gapiin ang kamandag ng kamatayan na dulot ng ating mga pagkakasala. Nasa konteksto o nilalaman po sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay tumugo ang kaniyang mga alagad sa hilaga upang doon sa Galilea o Galilee ay kanilang inantabayanan na masilayang muli ang Panginoong Jesus. Napakahalagang
maalala po natin na nasa kontekstong ito ang dakilang pagsugo o yung tinatawag po nating The Great Commission. Madali nga po nating itong makaligtaan o naiwawalay sa ating mga kamulatan, ngunit ito'y hindi po nararapat. Ang Diyos na nagbigay ng kautusan sa dakilang pagsugo o Great Commission ay si Jesus mismo na nag-alay ng kaniyang buhay ay siya ring kagila-gilalas na nabuhay nangagmuli sa kaniyang kaluwalhatian at pagkatapos ay nasilayan nga ito ng kaniyang mga alagad noong sila'y tumungong hilaga sa Galilea o sa Galilee upang katagpuin si Kristong Panginoon. Mababasa natin po sa Mateo 28:16-20 o Matthew 28:16-20. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Sa Magandang Balita Biblia, Second Edition, ito po ang nakasaad doon. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ang utos na ito po ni Jesus na ang tinagurian nating dakilang pagsugo, Great Commission, ay hindi lamang po ito para sa mga 11 alagad o 11 disciples ni Jesus o ni Kristo, kundi para din sa lahat niyang mga tagapagsunod. Nais ko rin po itong linawin sa inyo na hindi lamang po ito patungkol sa isang sinaunang kasaysayan. Ang dakilang pagsugo ay ang huling bahagi ng Ebanghelyo o Gospel. At ito'y tumatayo bilang pagsugo o pag-atas sa lahat ng mga alagad ni Jesus, sa lahat man ng dako o sulok ng mundo at sa anumang panahon na kanilang kinalalagyan. Sa bawat isang lingkod at alagad ni Kristo na buhay o namumuhay o mamumuhay ayon sa kaniyang layunin, siya po na nagsabing, "Ibinigay na sa akin
ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. All authority has been given to me. Nanariwa po sa akin ngayon ang mga tagubilin ni Pablo sa mga mananampalataya na nasa Filipos o the Philippian Church. Ito po ay matatagpuan sa Kapitulo 2, Talatang 9 hanggang 11, kung saan isinulat ang mga katagang: Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lahat po ng kapangyarihan ay ipinagkaloob na kay Kristo. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Boss. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Madali po natin itong bigkasin sa ating mga labi. Ngunit nais ko pong pagbulay-bulayan natin itong maigi sa malaliman nitong pangkahulugan sa bawat isa sa atin, dahil nasasakop po sa kontekstong ito ang dakilang pagsugo o the Great Commission na iniaatas sa ating kalagitnaan ng ating Panginoong Jesus. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga katagang lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob na kay Jesus? Ibig po nitong sabihin na siya ay tunay na dakila at makapangyarihan sa lahat. Siya ay makapangyarihan sa likas na mundong ating ginagalawan. Siya ay makapangyarihan sa lahat ng malalaking mga bagay na nakikita natin sa ating daigdig. Siya ay higit na makapangyarihan sa hangin at ulan, sa anumang mga karamdaman at maging kamatayan, sa mga pagputok ng bulkan, lindol, unos at mga delubyo. Siya rin po ay higit na makapangyarihan sa lahat ng mga maliliit na bagay sa ating sanlibutan. Ang mga bagay po na ito ay hindi nakikita ng ating mga mata liban sa paggamit ng microscope. Siya ay makapangyarihan sa ating physical na kabuuan, sa ating DNA at chromosomes structures. Siya po ay higit na makapangyarihan sa bawat electrons na umiikot sa bawat neurons sa ating mga katawan. Siya ay higit na makapangyarihan laban sa mikrobyong nanalalanta sa atin. Siya po ay higit na makapangyarihan maging sa COVID-19 pandemic na ating nararanasan sa panahong kasalukuyan. Siya po ay higit na dakilat makapangyarihan sa lahat ng uri ng mga pamahalaan sa sanlibutan. Siya po ay makapangyarihan sa mga pamunuan na malapit sa atin, sa bawat puwersa ng sangkatauhan na mahirap sawatain,
maging ang puwersa ng bawat mga kanayunan at mga kabayanan. Siya po ay higit na makapangyarihan sa bawat usaping pampulitika, sa bawat sanggol na bago pa man ipanganak ay kinitilan na sila ng mga buhay. Batid po ng Diyos ang kalagayan at mga pangyayari sa ating sandaigdigan. Batid po niya ang mga karahasan, mga sigalot o digmaang lumalaganap sa iba't ibang panig ng ating mundo. Batid po niya ang mga kalakaran ng ilang mga sakim sa kapangyarihang mamuno sa ating lipunan o sa ating sandaigdigan. Hindi po niya ikinagugulat ang mga kaganapang ito at walang lihim sa kaniya na hindi niya nababatid. Siya'y nananatiling dakilat makapangyarihan sa lahat. Si Jesus po ay nananatiling dakilat makapangyarihan sa mundong pang-espiritual o spiritual world. Lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob na sa kaniya. Siya ay higit na makapangyarihan laban sa mga demonyo at maging kay Satanas. Siya ay makapangyarihan laban sa mga mali o likong mga katuruan, sa mga pagsamba sa mga diyos-diyosan, sa bulag na pananampalataya at sa lahat ng mga kampon ng kadiliman. At marahil sa kaniyang itinakdang panahon, sila'y luluhod kay Jesus at sasailalim sa kaniyang dakilang paghuhukom sa kaniya na pinagkalooban ng lahat ng kapangyarihan. Si Kristo po ay makapangyarihan sa bawat sulok ng ating mga pagkatao. Siya po ay makapangyarihan sa ating mga ninanais at mga adhikain sa buhay. Siya ay dakilat makapangyarihan sa ating oras at mga kakayanan sa buhay. Siya ay makapangyarihan sa ating mga ari-arian, sa ating mga kakayanan sa buhay at maging sa ating mga kakulangan, kahinaan o mga kapintasan. Siya po ay dakilat makapangyarihan sa ating mga nakaraan, sa ating kasalukuyan at maging ng ating kinabukasan. Ang ating Panginoong Jesus po ay siyang higit na makapangyarihan sa ating mga anak o mga mahal sa buhay. Siya po ay higit na makapangyarihan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, o maging sa ating mga kamanggagawa. Nasasalarawan mo na ba ngayon ang kanyang kadakilaan? Si Kristo ay Panginoong tunay. Siya ay dakilat makapangyarihan sa lahat. Tayo'y kaniyang inatasan na, "Go therefore and make disciples of all nations." Iyan po ang ating bibigyang saysay sa susunod na linggong darating, at siya nawang lubos ang biyaya't gabay ng kaliwanagan ng kaniyang salita sa ating mga kalagitnaan.
Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat, nagbibigay papuri, pagsamba sa inyong dakilang habag sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong mga paalala sa amin. Salamat po sa bawat butil ng mga salita na aming pong natunghayan sa oras na ito, na ikaw nga po ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Higit kang dakila, higit kang makapangyarihan sa kaninuman. Ikaw po ang hari ng mga hari. Ikaw po ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw rin po ay higit na makapangyarihan at dakila sa mga bagay o kaganapan sa mundong ito na sadyang hindi po namin nauunawaan. Ikaw po ay higit na dakila sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga bagay at pangyayari sa aming sanlibutan. Salamat po, O Diyos, dahil tunay na mapagkatiwalaan namin ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako sa aming mga kalagitnaan, na ikaw nga po, O Diyos, ang magbibigay ng buhay na walang hanggan at gagawad din ng parangal sa inyong kadakilaan sa bawat isang nagtatapat sa inyo. Salamat, O Diyos, sa bawat mga kaliwanagan na amin pong natunghayan sa oras na ito mula sa inyong salita, mula sa inyong habag at biyaya sa bawat araw, sa inyong paggabay sa amin, sa aming mga ginagampan ng mga tungkulin, sa bawat pakikibaka sa aming kapanahunan, sa bawat kalakasan at katatagan, karunungan upang malagpasan namin ang mga unos at bagyo, ang mga suliranin o kabigatan sa buhay. Salamat sa inyong mga katugunan sa aming mga panalangin. Salamat sa inyong mga pag-iingat sa bawat isa. Salamat po sa inyong biyaya na kung saan nararanasan namin na ikaw aming dakilang manggagamot, ang kayang magpagaling sa anumang mga karamdaman. Ikaw ay higit na dakila at makapangyarihan sa lahat. At kami nga po ay makakaasa sa inyo habang kami ay nanatiling matapat, manatiling nagtitiwala ng lubusan sa inyong pangalan. Kaya po, binabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat. Patuloy kami manikluhod at nagpapakumbaba dahil alam din po namin na liban sa inyo ay wala po kaming magagawa sa buhay na ito. Ngunit dahil po sa inyong kabutihang loob, sa dalisay ninyong pag-ibig sa sanlibutan at sa lahat ng sumasampalataya sa inyo, sila'y binigyan ninyo ng pag-asa ng isang bagong buhay, ng isang buhay na kapiling ang inyong presensya ng walang hanggan sa inyong kaluwalhatian, sa inyong paraiso, na kung saan ito po ang layunin ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Salamat at binabalik namin ang lahat ng pagdakila, ng pagpupuri, at katangi-tanging pagsamba sa ngalan din ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, siya nawang ang pagpapala at pag-iingat ng ating dakilat makapangyarihang Diyos ay sumaatin mula sa kaniyang habag at paglingap at ang kaniyang pagkaloob ng kapayapaan sa ating kalagitnaan sa buhay na walang hanggan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.